po ang budget meal na inverter generator. Magandang araw po mga ka-Best Buys at welcome to our new vlog. At para po sa vlog natin ngayon, tayo po ay magre-review ng inverter generator na 4,000 watts. Ito, bago po tayo mag-start, kung kayo po ay bago sa akin channel, pwede pong pakihit po ang subscribe button para makatulong po kayo sa aking paggawa ng video. And pakihit na rin po ang like and notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa natin ng video. So ngayon po, i-review natin ang ating isang bagong generator kung saan siya po ay inverter na siya pero conventional pa rin yung kanyang makina. So kaganda po dito sa ating generator na ito, mas mapapamura po tayo sa pagbili ng unit pero inverter drive na po siya. Inverter na siya mismo. So ang kanya pong features, open type siya, hindi po siya katulad noong generator po natin na ito. Ito pong 3,800. Ito po ay open type, siya naman po ay silent type. So para sa physical features at saka testing, saka noise level, didiscuss po natin yan mamaya sa video na ito. Maraming salamat nga po pala sa mga nag-avail ng ating 3,800 watts. So last week po is naubos na yung ating stocks. Ngayon po nagkaroon ulit tayo ng panibagong stocks at ready na po uli kami sa na mag-deliver. Naging problema lang po kasi is yung ating charges sa ating outside the province. So nagbago po ng rates ang ating LBC kaya medyo nagtagal po yung ibang mga shipment natin. Pero good news po sa mga taga Cavite, Laguna, and Batangas, and also sa NCR po, mas mapapabilis na po natin ang pag-deliver sa inyo. Within 24 hours po, may deliver na sa inyo ang inyong order sa generator at kahit na ano po dito sa Best Buys Mendoza. Sapagkat meron na po tayong direct na van na nag-deliver sa Cavite, Laguna, Batangas, and NCR. So ito po ang ating Extreme ET 4000. Ito po yung sinasabi ko na inverter generator na budget meal. So magsimula po tayo sa kanyang panel para sa kanyang physical features. So makikita pa rin po natin dito ang kanyang engine switch on and off. So regular natin nakikita yan sa mga conventional na generator. Yun na nga, siya ay digital inverter generator set pero open type siya. So nandito rin yung paalala na bago ang lahat ay basahin muna natin yung kanyang manual, which is lagi nang nakakalimutan. Gusto lang kasi ng ating mga user, yung mga consumer ay gumamit na lang ng gumamit. Hindi na natin nakakalimutan na nating basahin yung manual niya, which is napaka-crucial niyan. Kailangan at least alam mo man lang yung mga basic sa iyong generator na gagamitin. Ayan, so yan din po ang paalala ko sa mga consumer natin. Huwag na huwag ipapasok sa loob ng bahay dahil tayo po ay ma-poison. Magkakaroon tayo ng carbon monoxide poisoning. And then, laging i-check yung ating langis para hindi kumatok yung ating makina. And then, ito naman po ang kanyang voltmeter. So, medyo punk yung kanyang voltmeter. Round yung kanyang voltmeter. Hindi siya tulad ng ibang conventional na square. So, medyo kakaiba ito. Ito naman ang kanyang circuit breaker. So, medyo soft yung kanyang circuit breaker. Hindi tulad ng iba na medyo malotong kapag tumunog. Ito hindi, soft lang siya. So ito ang kanyang 220 volts na AC output. So nag-iisa lang siya. Pero parang ko naman ay okay naman niya. Okay lang dahil 4,000 watts lang naman siya. Ito ang kanyang ground na lagi nakakalimutan kapag i-install. Ito po ang tatlong indicator light niya, which is the running. Ibig sabihin kapag tumatakbo na ito, nagbuhay itong green. Kapag naman nag-overload na siya, nasobrahan tayo sa pagkarga ng load, ilaw yung pula. And kapag na mababa yung oil natin o nag-overheat na siya, mag-oil alert itong yellow.
So ito po ang kanyang oil sensor na connected dito. So once na once na bumaba yung oil level niya, ito po yung nagsisense sa kanya at sinesend niya dito. Ito ang kanyang oil inlet. Meron din siyang oil inlet sa likod para pag tayo ay mag change oil, yan natin ilalagay. Ito naman ang kanyang alternator. So mas maliit siya kaysa sa conventional, no? Mas maiksi siya. Yung sa conventional type kasi almost mga hanggang dito siya. Ito maliit lang siya. Pero ito naman ang kagandahan, napakalaki naman ng kanyang mukha sa gilid. Ito kasi sa conventional grade kasi dad, sa conventional type na genset natin, hanggang dito lang siya yung laki niya. Yan, almost hanggang dito lang siya. Pero ito napakalaki. Mas malaki siya. Ang napansin ko rin sa kanya is meron siyang electronics na naka-attach dito sa ilalim ng tangke. Ito siguro yung kanyang control niya sa electronics, yung kanyang inverter. Hindi lang ako sigurado kasi hindi naman ako masyadong techie when it comes to electronics. Pero ito kasi yung napansin ko na iba dun sa mga conventional natin na generator na 3,000 to 4,000 watts. So makikita din natin, napakaganda rin ng cover ng kanyang muffler. So yung cover na ito, it serves as heat protection para hindi masyadong mainitan yung ating alternator. Although si alternator naman, meron siyang fan sa loob na nagpapalamig dito at saka dito. Kasi itong mga elements na ito, siya rin kasi ang tumutulong para lumamig itong ating pinaka-electronics, ano. Meron po siyang butas dyan, tapos may fan sa loob, kaya tinutulungan niya palamigin yan. At the same time, pinapalamig niya rin itong muffler natin. Isa pa sa magandang features dito sa engine nito, although wala siyang ISO certification, compact naman siya, jam-packed naman siya sa ibang accreditation, which is the European certification, the German service product, ang German certification, itong CSA International, ang kanyang E-Mark UK, and US certification ng IPA. So hindi man siya ISO certified kasi siya ay conventional type na engine, ang dami naman niya certification na nagsi-certify sa kanya na siya ay talagang maaasahan. At pinagtutuunan ng pansin ang mga certification na hangga't maaari ay kaya niyang i-provide. So yun pa rin yung kanyang usual na engine, yun nga yung 7 HP engine nito. And then yung makikita din natin, naka-engrave talaga siya. Engrave o emboss, hindi. Ayan, yung kanyang certification, yung kanyang manufacturing, which is nakalagay po dito, designed in Japan. Although siya ay China, may manufacturer siya sa China, pero yung mga designs nito is still Japan technology. So tulad din ng conventional natin na makina, chino-choke siya sa taas ng air cleaner. Ayan, naka-choke siya kapag nandito, and then open naman siya kapag dito. Ito naman ang kanyang fuel cap. So kapag nakaganyan, off. And kapag nakababa naman ay on. Ang kanyang engine, mukhang hindi rin tinipid. Napakaganda ng pagkakadesign sa kanya. Ang kanyang handle, maganda rin. Rubber siya, hindi siya plastic. So kung hindi siya mababasag, mapupunit pero hindi mababasag. Pero hindi rin ito ganun agad mapupunit dahil ito ay rubber eh. Tsaka maganda pa yung ano niya, hindi siya malutong pa. So ito nga yung kanyang air cleaner. So mamaya po i-run test natin ito, titi-test natin yung kanyang ingay or yung kanyang decibel. Ang kanyang engine ay may 6.5 liters. So parang nakakapeke, parang malaki sa tingnan kasi naka-umbok siya sa taas. Pero ang pagkakaiba nito sa ibang genset niya is sa taas lang siya mataas, kaya nakakamadaling tinakala natin ay maraming laman yung kanyang tanke, which is 6.5 lang. Sa ilalim kasi, meron pa siyang, parang ano siya talagang
manipis dahil tumaas pa yung ano niya, oh, itong tanki niya dito. Supposed to be dapat pantay sana ito para mas maraming laman. Kaso lang, meron kasi siyang electronics doon, kaya siguro, eh, din siya pataas. So, when it comes to plastic naman, maganda yung kanyang texture. Medyo rough yung kanyang texture, pero yung kanyang pintura ay smooth naman. So, without further ado, test na po natin yung kanyang noise level sa pamamagitan ng decibel meter. So unlike ng ano ng ating 83,800 na inverter na silent type, ito is open type, no. Mas maingay siya. Expected natin na mas maingay kasi siya ay open. And then yung ating inverter na 3,800. So meron din siya, mas matipid siya kaysa sa dito sa conventional. Ito dahil ito ay conventional engine lang din, eh. Ito wala siyang eco switch. Kasi siya ay automatic na naka-mid kaagad yung kanyang RPM, naka-mid high. Yung ating kasing ET3800 is pwede nating i-set sa low RPM and high RPM kung sakaling kailangan ng mas mataas na load. Ito hindi, talagang naka-maintain siya sa kanyang mid RPM para makompensate yan yung pangangailangan ng ating inverter. At saka mas mura kasi ito kaysa sa ating 3800, dahil yung ating 3800 watts ay 36,000, samantalang itong ating 84,000 is around 20,500 lamang. Napakalayo ng diferensya. You can get inverter generator na conventional engine pero mas mura. Pero yung kain ng gasolina niya is same lang sa conventional na generator. Unlike ng ating 3800, so meron siyang eco mode, eco switch, at meron na rin siyang mga features na digital. Ito, puro analog pa rin and manual. Yung ating ET3800 kasi is electric start na rin siya. So ito, recoil start pa rin siya. Start po natin ang ating inverter generator. Ituturo ko po sa inyo kung paano siya i-start. Una po, i-on natin ito. And then, chuchok po natin yung conventional na pagbuhay ng generator. And then, ihilahin natin itong recoil start. Kita po natin yung kanyang noise level. So, bubuhayin muna natin yung generator and then pupunta tayo doon sa site kung saan mula dito hanggang doon sa ating noise yung decibel meter natin, 6 meters po hanggang doon. Ayan po, 84, 83, 84. Yan po ay kapag naka palikod pa yung tambutso. Susubukan naman po nating iharap yung tambutso. Ngayon naman po, itetest natin yung kanyang noise kapag siya ay nakaharap na sa ating decibel meter. Ito naman po yung ingay niya kapag nakaharap sa atin yung tambutso. So 85 decibel. Yan po ay 6 meters ang layo mula dito sa ating decibel meter.
84 po ang kanyang noise level. So, ganoon pa rin po, same distance. Siya po ay 6 meters away. At ang kanyang muffler ay nakatutok sa gilid. So, ito naman po ang ingay ng generator kapag malapit na malapit siya. Ito po, ibig sabihin running na yung engine. Kapag nag-overload or underload or bago pa lang nagsisimula, muna po buhay po itong dalawa na ito. Pero yung kanyang kuryente napaka-stable pa rin. Ayan, so talaga pong sinadya namin ubusin yung gasoline para hindi na siya, para hindi po ma-stuck sa carburetor niya. Makapapansin din po natin na noong kahit na nagbabago-bago na yung RPM ng ating engine, yung kanyang current po, yung kanyang volts ay hindi pa rin nagbabago, napaka-stable pa rin, not unless nung bumagsak na talaga, inaubos na talaga ang gasolina. So, isang tip din po yun, no, para kung sakasakali na gagamitin nyo ang inyong mga conventional na generator, para hindi po sila istakan actually ng gasolina at pagkatapos nyo gamitin, let's say matatagalan bago pa uli magamit, so, off po natin ang tangke. Ayan, i-off po natin. Halimbawa, tumatakbo po siya running tulad kanina. I-off po natin yung tangke. Tapos, hayaan po natin na maubos yung laman ng ating carburetor. Ayan. Para po hindi siya ma-stuckan. Kasi ngayon po, yung mga ating mga gasolina ngayon ay may mga additives na po siya. Kaya, yun po yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng solidification yung ating gasolina. Yun po ang dahilan kung bakit napapanis yung ating mga gasolina. It's because hindi po ganun kapuro yung gasolina natin ngayon sa market. So, may mga additives po na po sila. Hindi na po siya ganun kaganda. At sa tip din po, para sa mga user ng generator, lalo na sa gasoline, bumili po tayo sa mga mapapagkatiwalaan natin na mga seller ng gasolina. So ako po, ang ginagamit ko personally is Petron, Shell, and Caltex para sure na sure ako sa quality ng ating gasoline. Yun lang po, maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng tumangkilik ng sa Best Buy Mindoro. At para po naman po sa order ng ating ET 4000, pwede niyo po kaming kontakin sa number na naka-flash niya sa screen. And pwede rin po kayong dumalo sa aming Best Buy's Mindoro page. Ito po. At para naman po maka-avail kayo sa aming installment plan, pwede po kayong bumisita sa aming stall dito po sa San Jose Occidental Mindoro upang maka-avail po kayo ng installment plan namin. Ang kailangan nyo lamang po ay 2 pieces na valid ID at down payment. Makapag-coordinate po kayo sa akin sa aming cell phone number para ma-schedule po natin ang inyong pagdating. Para 30 minutes lang po, ma-release na rin kagad natin yung mga items na kailangan ninyong makuha sa aming shop. Maraming salamat po sa panonood.